Hi guys, good morning. This is Mommy Lowie, your home ikonanay, and welcome ulit sa aming maliit na kusina. At sa araw na ito, tayo po ay magluluto ng linutik na kalabasa or sa Tagalog, ginataang kalabasa. Tara, samaan niyo po. Ipapakita ko sa inyo yung ingredients ng ating linutik na kalabasa. Of course, I will be using cooking oil later para sa pag-isa. But basic would be the bawang, the sibuyas, and I will be putting some hipon. So, nilinis ko na po yung hipon. I separated the head sa katawan. And nilinis ko na siya. Tinanggal ko na yung bituka. Malunggay. And kalabasa. Asin at coconut milk and coconut cream. Okay. So, yung nilutik kong kalabasa is papartneran ko mamaya ng piniritong isda. Kaya may makikita kayong isda dyan sa gilid. First, let's start from the basic. So, nilagyan ko na po ng mantika yung ating paglulutuan. Lalagay ko muna yung bawang. And then sibuyas. Tapos ilalagay na po natin yung ulo ng hipon. At habang ginigisa natin yung ulo ng hipon, I just added a few salt. Sinama ko po yung ulo ng hipon kasi para mas malasa siya. Tapos yung katawan, just binalatan ko na para mas madaling kainin. But basically, nilalagay ko po yung ulo ng hipon to add flavor. Okay, so halo na yung ulo ng hipon natin. Then, I will be adding in yung katawan na nilinis natin. Sinaparate. Konting gisa lang din. Ngayon, ilalagay ko na yung ating kalabasa. At maglalagay na tayo ng tubig. Takpan na natin. Hintayin kumulo. At kumukulo na po yung ating pinakuluang kalabasa. Tingnan natin. Hindi pa po siya nadudurog. Yung iba is minamash talaga nila with a masher or tinidor. Hintay pa tayo ng another 5 to 10 minutes. Ayan, kumukulo na po siya. Tingnan natin kung malambot ng ating kalabasa. Okay, hindi pa. Malambot na siya pero hindi pa siya durog. Yung gusto kong mangyari is madurog po siya sa sobrang lambot. Ayan. At halos durog na ang ating kalabasa. Idadagdag na natin ang coconut milk. Okay.
sa probinsya, we usually use the fresh nyog, yung kakayurin mo talaga and pipigain. But since dito sa Singapore, wala akong mahanap. Or baka hindi ko lang alam kung saan bibili. So, yung binili ko is yung nasa grocery na. Okay. At dahil lagay na tayo ng gata, binabaan ko yung apoy para hindi masunog. So, isimmer natin siya, guys. A few moments later. I-add yung samso. Tapos, tsaka na ako maglalagay ng coconut cream. Nilalagyan ko siya ng coconut cream kasi diba, sa Pinas, parang meron tayong dalawang piniga ng gata. So, I'll just be adding a few lang. Kasi ayoko naman masyadong creamy. Nilagay nyo na po yung coconut cream. Make sure po na haluin nyo siyang mabuti kasi kung hindi, mumuumuko. Diba sa Pinas yung naglalagay tayo ng kakang gata? Kasi diba meron yung unang piga tsaka yung mga ilang-ilang piga na yun. Una nating nilalagay actually is yung mga pang ilang piga, yung hindi pa yung pinakapuro. Tapos later on, magdadagdag tayo ng pangalawa. Pero kung wala po kayong mahanap na coconut cream, okay lang din. At maglalagay na ako ng malunggay. Kasi luto na po yung aking gata. At luto na po ang ating linutik na kalabasa.